Nagulat ang dalaga nang alukin siya ng 20 million ng kanyang kliyente para lagyan ng semilya. Agad niyang sinampal ito, pero laking gulat nang malaman niya na ito pala ang doktor ng kanyang ina. 20 million, kapalit ng kabirhenan mo. Ilang segundo na ang lumipas ngunit hindi pa rin kumukurap si Athena sa narinig. Nagulat kasi siya ng bongga. Hindi pa rin niya nakikita ang mukha ng lalaki kaya't hindi niya malaman kung nagbibiro ba ito o hindi. 20 million, kapalit ng pagiging nanay ng magiging tagapagmana ko. Sa pagkakataong yun, unti-unting na proseso ni Athena ang gustong iparating ng lalaki. At ang mga sumunod na pangyayari ay hindi inaasahan ng lalaki. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Athena sa kanya. Ang kapal naman ng mukha mong presyo, anak ko. Sino ka ba sa inakala mo, ha? You have no idea who you are talking to, woman. Tumayo na ang kliyente ni Athena at napatras ang dalaga ng mapagtanto ang tangkad ng lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 6 feet pa ito dahil siya ay 5'8 na. Ngunit tila naging kababata lamang siya nitong kapatid sa taas ng lalaki. Bagamat natatabunan pa rin ang dilimang bahaging mata, nang mukha nito ay napatitig pa rin si Athena sa mga labing kay Popola. Paano nga ba siya napunta sa ganitong sitwasyon? Alamin natin sa kwento ni Athena. Ano, Athena? Kaya mo ba? Tanong ni Sam sa kaibigan na hindi na mapakali sa upuan habang suot ang isang maong na shorts at sexy top na parehong kinapos sa tela. Uwi na lang kaya ako, Sam. May iba pa naman sigurong paraan eh. Maghahanap na lang ako ng mga bakanteng trabaho sa mga restaurants. Kahit tagalinis ng bowl. Kahit magpunta ka na lang ulit sa boss mong manyakis, tumigil ka nga, Athena, sa kahanap mo ng trabaho, mas lalo kang napapalapit sa peligro. Dito ka na lang. Kapal lang naman ang mukha ang kailangan dahil maganda ka at sexy, kaya't maraming makakapansin sa'yo. Isang giling mo lang ngayong gabi. Pwede ka nang mag-uwi ng 20 mil. May kasama pang kano. Sam! Okay, sorry. Alam ko namang mahirap para sa iyo to, Athena. Pero isipin mo na lang din ang mama mo na hindi mo pa na ipapadala sa ospital dahil walang-wala kayo. At ang dalawa mong kapatid na nahinto sa pag-aaral dahil sa sabay-sabay na gastusin. Mahabang litanya ng kaibigan si Samantha na nagpaalala kay Athena kung bakit siya nasa lugar na yon. Huminga ng malalim si Athena at tumayo. Desidido na nga siyang gawin yon dahil wala namang mangyayari kung puro hiya na lang niya ang uunahin niya. Mahal niya ang nanay at mga kapatid niya kaya't gagawin niya ang lahat para lang buhayin sila. Tumango na nga si Athena, tanda na handa na nga siya, kaya't napangiti naman si Sam at nilapitan ang kaibigan. Sa una lang tumahirap, Athena, masasanay ka rin. Isa pa, exclusive naman yung kliyente mo. Ang kailangan mo lang gawin, aliwin siya para malaki ang ibigay sa iyong tip. Pagkumbinsi pa nga ni Sam sa kaibigan. Makalipas nga, ang ilang minuto ay lumabas na ang manager ng bar. Ano, ready na ba yan? Nasa VIP room na ang kliyente natin. Hindi yon pwedeng paghintayan ng matagal. Sigaw ni Josa, ang bakalang manager ng bar. Kinakabahan man, ay lumapit na nga si Athena sa manager. Ready na po ako. Mahinang sambit ang dalaga. Sumimangot naman si Josa. Ano yan? Kanyan mo ba kakausapin ang kliyente natin? Paano tayo kikita niyan? Ano ba to, Samantha? Baling ng manager sa kaibigan ni Athena'ng si Samantha na agad namang lumapit. Naku, madam! Ganyan lang talaga yan. Mahinhin talaga ang kaibigan ko pero magaling yan. Makikita mo, madam, mamaya. Baka siya pa ang may pinakamalaking tip na makuha sa amin. Pagtatanggol naman ni Sam sa kaibigan habang si Athena ay pressured na sa pinagsasasabi ng matalik niyang kaibigan at ng manager. O siya, sige. Basta, kapag hindi yan bumenta ngayong gabi, babawas ko yan sa kita mo, Samantha. Opo, madam, sagot ko to.
Pero lumapit si Sam kay Athena at bumulong. Naku girl, ayusin mo ha? Di rin ganun kalakihan ng sweldo ko. Ayaw kong mabawasan pa. Pabirong sambit ng kaibigan. Tumangon na lamang si Athena dahil hindi niya alam ang isasagot sa kaibigan sa pressure at di malaman kung ano ba dapat niyang gawin pag nasa loob na nga siya ng VIP room. Ihinatid na nga ni Madam Josa si Athena papuntang VIP room at nang nasa makipot na nga silang hallway, bago ito umalis ay binitawan ang mga salitang, "First time namin maging customer yan. Sobrang swerte mo dahil sobrang yaman daw at professional yan. Kaya galingan mo para bumalik ang customer natin na yan ha. Mukhang tiba-tiba tayo dyan." Nang makaalis ng manager, ay dinagana ang dibdib ni Athena. Ngunit naroon na nga siya at hindi na pwedeng umatras pa. Isang itim na pinto na lamang ang pumapagitan sa kanya at sa VIP room at sa kanyang kliyente ngayong gabi. Huminga ng malalim si Athena bago unti-unting binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang dancing area kung saan may pool stick sa gitna. Natatanging spotlight galing sa siling ang nagbibigay liwanag at sa gawing unahan ay ang kulay itim na sofa kung saan makikita ang isang lalaking nakaupo rito. Sa kaliwang kamay ay hawak ang braso ng isang mamahaling alak ngunit hindi maaninag ni Athena ang mukha ng lalaki dahil madilim yun. Sa isip ni Athena ay mas mabuti pa nga yun nang hindi siya mailang sa gagawin niya. Nagsimula nang tumugtog ang isang nakakahalinang musika at sinimulan na rin ni Athena ang maglakad. Nang mabagal papunta sa gitna ng dancing area, wala siyang karanasan pa sa mga ganitong bagay ngunit hindi naman siya sasalang kung hindi siya nag-drain para rito. Tinuruan siya ng kaibigang si Samantha na sumayaw ng tama dahil hindi pwedeng wala siyang iuwi sa pamilya ngayong gabi. Sa kliyenteng ito nakasalalay ang perang ipambibili niya ng pagkain sa mga susunod pang araw. Marahan lamang ang pag-indak ni Athena. Sabay sa ritmo ng musika, iniisip na nga lamang niya ang kanyang ina na kailangan maipagamot at mga kapatid na kailangan ng makapag-enroll sa darating na pasukan. Tumingin siya ng puno ng pangaakit sa lalaki. Kahit hindi nito nakikita ang mata, ay nagpanggap siyang tinititigan nito habang sumasayaw at iginigiling ang katawan. Nang nasa kalagitnaan na, ay unti-unti niyang inalis ang saplot pangitaas. Isa yon sa sinabi ni Samantha na hindi niya dapat makalimutan. Ang paghuhubad dahil yun ang binabayaran ng mga kliyente, ang makita ang mga murang katawan ng babae. Pero syempre pagkatanggal nga ni Athena ng pangitaas, natawa na nga lamang ang lalaking kliyente niya nang nakatube pa nga ito ng pagkahaba-haba. Unti-unting lumapit si Athena sa kanyang kliyente, kasabay pa rin sa ritmo ng musika. Nangakmang hahawakan na nga niyang lalaki, biglang tumigil ang tugtog. Kinabahan si Athena. Ang sabi ng kanyang kaibigang si Sam ay kapag tumigil ang tugtog, ay mismo ang kliyente ang pumindot ng stop button sa may gilid ng sofa kapag hindi nagustuhan ng kliyente ang sayaw. Katahimikan ang namuo sa apat na sulok ng kwarto. Naestatwa na lamang si Athena dahil hindi niya alam ang gagawin sa puntong yon. 20 milyon. Napamaang si Athena nang marinig ang napakalaking halagang yon. 20 million, kapalit ng kabirhanan mo. Sa narinig nagulat si Athena at nasampal niyang lalaki. Pero sabi ng lalaki hindi daw niya kalala at alam ang ginagawa niya. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung sino ka mang Poncio Pilato ka. Akmang sasampalin muli ni Athena ang lalaki ngunit nahawakan ito ang braso niya. Not again, woman. Athena, Athena! Nadistorbo ang pag-uusap ni Athena at ng kliyente nang sumulpot si Samantha mula sa backdoor ng kwarto. Athena, ang nanay mo! Isinugod sa ospital! Ano? Sa ospital din na si nanay! Isinigaw na lamang ni Samantha ang pangalan ng ospital dahil kumaripas na ng takbo si Athena palabas ng kwarto. Bit-bit ang malaking kaba sa kanyang dibdib unti-unting pumapatak ang luwas sa kanyang mga mata sa pag-aalala sa ina. Naiwan naman ang kanyang kliyente sa kwarto at tila nag-iisip ito. Di kalaunan ay umalis na nga rin ang lalaki, paalis sa lugar, sakay ng mamahaling kotse
na siya pa lamang ang mayroon sa bansa. Paroon at parito ang lakad ni Athena at hindi mapakali sa labas ang emergency room. Nilapitan naman ito ng kaibigan na si Samantha. Athena, magpahinga ka muna kaya. Walang kasama ang dalawa mong kapatid sa inyo. At natroma pa ang mga yon dahil bigla ang inatake si Tita Ana kanina. Ako nang bahala sa nanay mo, huwag ka mag-alala. Malumani na sambit ng kaibigan ni Athena ngunit umiling lamang to. Hindi ko iiwan si nanay dito, Sam. Kailangan niya ako. O sige, ako na lang muna ang magbabantay sa mga kapatid mo. Bibili na rin ako ng makakain nila dahil hindi pa sila naghahapunan. Tinignan ni Athena ang kaibigan at niyakap to. Salamat talaga, Sam, ha. Idagdag mo na lang sa utang ko sa'yo. Pasensya ka na talaga. Makakabayad din ako sa'yo. Ano ka ba naman, Athena? Parang hindi naman na tayo. Naiiba sa isa't isa, parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Balitaan mo na lang ako kapag tapos ang operasyon. Di nagtagal, umalis na nga si Samantha habang naiwan naman si Athena na balisa pa rin. Nang lumabas ang doktor, mula sa emergency room ay dali-daling lumapit ang dalaga. Dok, kamusta po ang nanay ko? Stable na ang lagay ng pasyente, pero kailangan namin siyang operahan as soon as possible. Please prepare at least 500,000 so we could start with the operation. Excuse me. Nakahinga ng maluwag si Athena sa narinig at agad na lumapit sa glass window ng kwarto at pinagmasta ng ina na nakaratay sa higaan. Ngunit sa isip niya ay saan kamay ng Diyos siya kukuha ng kalahating milyong piso upang masimulan ng operasyon ng ina. Lambot na lambot, napalabas ng ospital si Athena upang umuwi sa kanila. At intindihin ng kanyang mga kapatid nang makabangga ito ng doktor sa loob ng elevator. Pasensya na po, paghingi ng tawad ng dalaga sabay pulot ng salamin sa mata na nalaglag dahil sa pagkakabangga. Pag-angat niya ng tingin, ay isang napakagwapong lalaki ang nasa harap niya. Suot nito ang napakalinis na puting damit ng isang doktor. Hindi maipaliwanag ni Athena ang dahilan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. O dahil ba yun sa mga labi at tindig ng lalaki na tila pamilyar? Pasensya na po talaga. Ngunit, imbes na sagutin siya ng lalaki ay lumapit ito sa kanya na siyang dahilan naman ng pag-atras ni Athena hanggang sa tumama na ang metal na dingding ng elevator sa kanyang likuran. Hudyat na wala na nga siyang maatrasan pa. Ano pong ginagawa niyo dito? Kinakabahang tanong ni Athena. Ngunit matiim lamang siyang tinitigan ng lalaki sa kanyang mga mata. Nang itinaas ng doktor ang kamay at takmang hahawakan ng kanyang mukha, nanlaki ang mga mata ni Athena. Binuliyawan ng lalaki. Huwag mo kong hahawakan, kundi sisigaw ako. You look hot when you're mad, just like this. Marahang hinaplos ng doktor ang mukha ni Athena na nagpaistatwa sa dalaga. Ang mga bughaw na mata ng lalaki ay walang kurap na nakatitig sa kanya. Ngunit unti-unting na-realize ni Athena na pamilyar ang boses ng doktor. Doktor ka ba talaga? Hindi mapigil ang maitanong ni Athena dahil kung ano-ano na ang naglalaro sa kanyang isip. Tumawa ang doktor kahit ang pagtawa nito ay tila musika na nakahumaling. Now, you're questioning my career, ha? Huh? Inilapit palalo ng doktor ang kanyang mukha sa dalaga. Wala nang nagawa si Athena kundi ang mapapikit at hintayang dumantay ang labi ng doktor sa kanya. Ngunit hindi yan nangyari bagus ay may ibinulong ang doktor. You rejected my 20 million offer when you needed it the most. But here, you may contact me anytime. Hindi agad nakabawi si Athena sa sinabi ng lalaki at naiwang nakatulala sa loob ng elevator. Doon lamang niya napagtantong ang kanyang kliyente sa bar at ang doktor ay iisa. Napatingin siya sa kamay niya at naroon at maliit na papel na binigay ng doktor. Dr. Tristan Samaniego. Samaniego? Pwede ba, Sam? Huwag kang ang sumigaw. Napatakip ng tenga si Athena sa biglang pagsigaw ng kaibigan. Dahil ikinuwento niya rito ang buong pangyayari sa ospital at kaunting detalye sa bar, kaugnay na naroon ang pag-o-offer ng 20 million ng lalaki. Bakit hindi ako sisigaw? Gaga ka ba? Hindi mo ba kilala si Dr. Samaniego, ha?
Isa lang naman yan sa pinakamayaman dito sa bansa dahil pag-aari niya ang Samaniego Hospital at ang Samaniego Corp. Siya ang kliyente mo? Bakit mo tinanggihan? Gaga ka talaga. May halong panghihinayang at panggigigil na bulyaw ni Samantha sa kaibigang si Athena. Eh syempre, paano ko naman makikilala yan? At isa pa, bakit hindi tatanggihan? Binibili niya kaya yung pagkatao at dignidad ko. Sabi nga nito, anong akala niya? Easy to get ako, ha? Excuse me, hindi ako cheap. Gaga ka talaga. Sabi naman ni Samantha ulit. Ang sakit na aray ko. Napakamot si Athena sa parteng ulo na sinapok ng kaibigan. Di ka nag-iisip, Athena. 20 million, tinanggihan mo kung kailan kailangan na kailangan mo sa ospital at sa pag-aaral ng kapatid mo? Nako, dapat matalino ka sa mga ganyang bagay para makasurvive sa mundong to. Mahabang litanya ni Samantha na nagpatahimik kay Athena. Napatingin naman ang dalaga sa business card na ibinigay sa kanya ng doktor. Sam, saan ka pupunta? Tanong nito sa kaibigan na nagmarcha na paalis ng kanilang maliit na tahanan. Sa impyerno, tsaka na ako babalik kapag natauhan ka na, sigaw pabalik ng kaibigan. Nabaling ang tingin ni Athena sa nakababatang kapatid na natutulog, nilapitan niya ang mato at kinumutan. Gagawa ng paraan ng ate, ha? Huwag kayong magalala. Ngumiti ng mapait si Athena at muling napaluha sa kanilang kalagayan. Ngunit tama ang kanyang kaibigan. Kailangan niyang maging matalino upang makasurvive siya at ang kanyang pamilya. Lalong-lalo na ang kanyang ina na nasa ospital. Hindi na nagsayang pa ng oras si Athena at tinawagan ang numero sa business card ng doktor. Matapos ang tatlong ring, ay may sumagot sa kabilang linya. I've been waiting for your call, woman. Ang malalim na boses nito ay tila humigop sa lakas ng loob ni Athena. Sinampal-sampal niya ang sarili upang magising at makausap ng maayos ang lalaki. Tinatanggap ko na ang alok mo, Mr. Samaniego. Buo ang boses, natugon ni Athena. What made you change your mind, ha? Huh? Hindi na pinansin ni Athena ang tanong nito. Pero kailangan ko ng kalahating milyon bilang paunang bayad. Sabi na nga lamang ni Athena, naglakas loob na siya. Tumaas ang sulok ng labi ng lalaki sa kabilang linya. Alam niyang para yon sa operasyon ng ina ni Athena at siya mismo ay nakausap ang doktor na naka-assign sa ina nito. Alright, let's just say that it will be my payment if you sign the contract tomorrow. Come to Samaniego Corp. 8 a.m. sharp. Sa 50th floor. Yan na lamang ang sinabi ng lalaki at hindi na hinintay pang makasagot si Athena. Ang babae naman ay kinakabahang tinitigan ang kanyang telepono at tila nagsisisi sa kanyang biglaang mga desisyon. Sa harap ng may basag na salamin ay pinagmamasan ni Athena ang kabuuan ng suot niya. Ang puting bisita na regalo sa kanya ng ina noong 18 na kaarawan niya. Napakaganda noon at eleganteng tignan. Sumunod ito sa hubog ng kanyang katawan at dahil sa siya'y matangkad at hanggang tuhod lamang niya ang haba noon, kung tutuusin ay magmimistulang saya kung iba ang magsusuot. Huminga ng malalim si Athena bago nagpaalam sa kanyang mga kapatid. Dito lang kayo, ha? Pagbalik ni ate, marami na tayong pagkain. San ka pupunta, ate? Tanong ng bunsong kapatid na si Aaron. Magwo-work lang si ate. May tuyo at itlog pa roon sa lemesa kapag nagugutom kayo. Pag may problema dito sa bahay, tawagan niyo ako kaagad. Diba alam niyo naman kung paano? Opo, ate. Ira, ikaw na munang bahala kay Aaron, ha? Ikaw muna ang ate habang wala ko. Bila naman ni Athena sa kapatid na 2 taon lamang ang agwat sa bunsong kapatid nito. Opo, ate. Ngumiti si Athena. Dahil pagkamatirap sila sa buhay, ay marunong makinig at sumunod ang kanyang mga mababait na kapatid dahil naturuan ito ng maayos na pag-uugali ng kanilang ina at hindi siya nahihirapan sa mga pagkakataong kailangan niyang umalis para magtrabaho. Matapos magpaalam ay umalis na nga si Athena. Nalula ang babae nang ibinaba nga siya ng tricycle
na sinakyan sa harap ng napakataas na building ng Samaniego Corporation at habang sakay siya ng elevator papunta sa pinakamataas, na palapag ay napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib. Gusto niyang umatras. Ngunit sa tuwing magtatangka siyang umalis sa lugar ay naiisip niya ang inang nakaratay sa higaan ng ospital at ang mga kapatid na nagugutom at naiinggit sa mga kaedad nitong mga nag-aaral na. Nang tumunog ang elevator, ay hudyat yun na nasa palapag na nga siya ng lalaki. Iisang pinto lamang ang makikita sa buong palapag at alam ni Athena na yun ang pinto ng CEO ng building na yun. Lakas loob na kumatok ang babae at automatiko namang bumukas ang pinto na ito. Mamamangha pa sana ang dalaga sa teknolohiyang mayroon ng building nang mapako ang kanyang mga mata sa lalaking nakatalikod sa kanya. Nakamasid yun sa kagandahan ng buong syudad na hindi imposible dahil sa dingding nagawa sa transparent na glass. Kahit si Athena ay namamangha sa tagpong yun. Take a seat, Miss Ramirez. Ang malamig na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Hindi rin ako magtatagal, Mr. Samaniego. Pipirmahan ko lang ang kontrata at hindi na nga nito na ituloy pa ang sasabihin. Before that, allow me to clear what I want in this agreement. Pagputol ng lalaki sa kanyang sasabihin. Sige. Hindi makatingin ang dalaga sa binata ngunit nang humarap ito ay nagtama ang kanilang mga mata kumpara noong nakarang araw na nakasuot ito ng damit ng isang pangdoktor. Ngayon ay isang mamahaling suit naman na sumisigaw ng yaman na mayroon ito. Hindi niya akalaing ang lalaking kaharap niya ngayon ay ang eksklusibong kliyente niya sa bar. First of all, you have to get pregnant with my child. But after you give birth, you'll leave us alone. Ano? Gusto mong iwan ko ang magiging anak ko sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ni Athena. What do you think? I'll buy it with 20 million pesos in cash and expect na magiging isang happy family tayo, ganun ba? Tumawa ng nakakainsulto ang binatang doktor. Gusto ko pagkatapos mong manganak, maglaho ka na. Susuportahan ko ang pagbubuntis mo hanggang manganak ka. Sagot ko ang lahat at makukuha mong buo ang 20 milyong piso kapag nasa akin ang bata. Ang 500,000 piso na ibibigay ko sa iyo ngayon ay tip mo. Kumbaga, dahil alam ko namang kailangan mo yon para sa pagpapa-opera ng ina mo. Iniiwas ni Athena ang tingin sa lalaki at napakuyom na lamang ang kamao. Tila hindi niya masikmurang ibigay sa lalaki ang magiging anak niya na parang isang biik kapalit ng malaking kabayaran. Don't worry, aalagaan ko naman ang bata kapag nasa poder ko na. Kakailanganin ko lamang ng magiging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ko pagdating ng panahon. Pero bakit ako ang napili mo? Hindi mapigilang tanong nga ni Athena dahil kung tutuusin, napakaraming babae na pwede nitong kontratahin. Mga babaeng may matataas sa pinag-aralan at galing sa respetadong pamilya. Because I love the beauty that you have. Diretsyong sagot ng lalaki. The face is what I've been looking for since day one. I think our genes will be perfect. Dagdag pa ng lalaki. Namula naman ang pisngi ni Athena sa narinig. Marami nang nagsasabi sa kanya noon dahil siya'y kalahating Latina dahil sa duwang mayroon ang ama niya. Okay. Yun na nga lamang ang nasabi ni Athena. Here's the contract. Ayoko nang masayang pa ang oras. You have to make up your mind now or else, baka bawiin. Hindi. Pagputol ni Athena sa sasabihin ng lalaki, pipirmahan ko ang kasunduan natin ngayon na. Alam ni Athena na ito na lamang ang natatanging paraan para makaalis sila sa lugmok na kinasasadlakan ng kanilang pamilya. Gusto pa niyang makasama ng matagal ang kanyang ina, mabilito ng mga bagay na pinapangarap lang nila noon at madala sa mamahaling mga restaurant. Maging ang mga kapatid niya, gusto niyang makapag-aral at magkaroon ng magandang buhay at kani-kanilang mga pangarap, kahit wag na siya. Kahit maibigay lang ang lahat ng yon sa kanyang pamilya, kapalit ng kanyang kalayaan at kasiyahan ay ayos lang. Good. You made the right decision, Ms. Ramirez.
Inilapag ng lalaki ang kontrata sa harap ni Athena. But you should read every terms and conditions na nakasulat dyan, Miss Ramirez. Ayaw kong isang araw ay maghahabol ka sa akin. Malinaw na nakasaad dyan na kapag naisilang mo na ang bata ay hindi mo rin makikita pa. At hindi mo to pwedeng bisitahin, lapitan o angkinin kapag dumating ang panahon. Mahabang paliwanag ng doktor. Tumango na lamang si Athena. Kailangan lang ay huwag niyang makita o marinig ang iyak ng anak niya dahil alam niya sa sarili niyang hindi niya kakayanin kung ilalayo ito sa kanya. Pikit matang pinirmahan niya ang buong kasulatan. Here's the 500,000 pesos. Abot ng lalaki ng isang itim na case na naglalaman ng pera. Don't worry, I'll move your mom to a private room para mas matutukan siya ng mga nurse at maging maayos ang kondisyon ng katawan niya for the operation at the same time for good recovery after that. Salamat. Yun na lamang ang naisagot ni Athena dahil tumayo na nga ito at akmang aalis na nang magsalita muli ang doktor. I'll schedule you for a test tomorrow. Kahit na sinabi ng manager mo sa bar na bago ka at wala ka pang nagiging kliyente, ay gusto ko pa rin makasiguro kung malinis ka ba. Tila sinampal si Athena sa mga nakakainsultong salitang yon, pero pinili niyang manahimik na lamang dahil naiintindihan niya, may punto naman to. If nag-positive ka sa any test, sorry but I'll have to take back the offer and the contract. My secretary will contact you. You may now leave. Sige. Tumango na nga lamang si Athena at umalis na. Confident siya na hindi siya magpapositive sa kahit anong test dahil iniingatan niya ang sarili niya. Gusto niyang ibigay ang sarili sa lalaking pakakasalin niya at mamahalin habang buhay, kaya't nananatili siyang birhen sa edad na 23. Tumiretso na si Athena ng ospital kung saan nakakonfine ang ina. Pagkarating niya ng ospital, nagulat siya nang nasa private room na agad ito. Wala pang isang oras simula nang nilisan niya ang bilyonaryong doktor. Tila napakabilis ng koneksyon nito at nailipat agad ang ina niya gaya ng sinabi nito. Miss Ramirez? Tawag ng nurse na nasa lobby area. Agad namang lumapit ang dalaga. Bayad na po ang down payment for the operation ng nanay niyo, ma'am. Po? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga habang muling napatingin sa itim na case na dala niya na naglalaman ng kalahating milyon na sana ipambabayad niya. Mr. Samaniego paid for it. Po, baka maling pasyente po. Ngumiti ang nurse. Naku ma'am, mabait talaga ang may-ari ng ospital na to. Hindi halata pero marami na rin pasyente ang kapuspaladang natulungan ni Sir Tristan. Ganun po ba? Ngunit para saan pa ang perang ito kung babayaran naman pala niya? Tanong ni Athena sa sarili. Ngunit bago pa man siya, mabaliw kaiisip ay nag-ring na ang kanyang telepono. Hindi nakaregister ang number na tumatawag kaya't kunot noong sinagot ito ni Athena. Hello? Sabi nga sa kabilang linya, I paid for your mom's operations down payment. You don't have to worry about that. Nanlaki ang mata ni Athena nang marinig ang pamilyar na boses ng doktor sa kabilang linya. Eh, itong pera. Hindi na natapos pa ni Athena ang sasabihin dahil nagsalitang muli ang lalaki. Use it to look for a new apartment for rent. Buy your sibling a decent clothes and enroll them in school. Paano mo nalaman? I did my research, woman. I have my connections. My driver will fetch you tomorrow morning for the test. Don't be late. Ganun lamang kabilis ang kanilang pag-uusap at pinutol na ng lalaki ang tawag. Hindi maiwasang hindi mamangha ni Athena sa tila biglang paglambot ng puso ng lalaki. Tama nga ang nurse. Mabuting tao ito at hindi niya akalaing ang kalahating milyong hawak niya ay magagamit na nga niya upang mabili ng masasarap na pagkain ng mga kapatid at iba pang pangangailangan. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Athena at agad na naghanap ng apartment na pwede nilang lipatan dahil sa squatters area ang kanilang lugar ay mabaho at mainit ang kanilang maliit na inuupahan at hindi rin magiging maganda para sa kalusugan ng kanyang ina maging ng kanyang mga kapatid. Hindi niya alam kung paano pa sasalamatan ng lalaki dahil hindi nito naiintindihan kung paano ang perang yon ang makakapagpabago ng kanyang pamumuhay.
Masayang naghanap si Athena ng apartment malapit sa syudad at nang makahanap ng maliit, ngunit maluwag na kwarto, sakto para sa kanilang apat ay kinuha na nga niya yon. Tamang-tama ang veranda na meron ito dahil may mga kakahuyan pa sa likod ng building na nagbibigay ng preskong hangin at magandang tanawin. Pangarap lamang niya ito noon, ngunit tabot kamay na nga niya ngayon. Nag-advance na nga siya ng pangtatlong taon na upa sa apartment. Bumili rin siya ng ilang muebles at mga gamit sa kusina, pati ang malalambot na kutsyon para sa kanyang mga kapatid at ina ay kanya ring nabili. Napangiti na nga lamang si Athena dahil sa isang iglap ay magiging maginhawa na ang pagtulog ng kanyang mga kapatid. Matapos sa apartment at mga gamit, nag-grocery naman si Athena. Napangiti ang babae nang makita ang mga lata ng sardinas na isang lata lang ang kayang bilhin noon. Dahil sa hirap, sa pagbabudget at hindi niya alam kung paano niya pagkakasyahin ng sweldo sa isang linggo. Pero ngayon, kaya na niyang bumili ng kung ano-anong kakailanganin nila. Habang isinasalansa ng mga pinamili sa bagong tirahan, ay hindi maiwasang hindi mapaluha ni Athena. Tila isang panaginip na ayaw na nga niyang magising. "Ate, dito na tayo titira?" tanong ng nakababatang kapatid nang dalhin niya ang dalawang kapatid sa bagong apartment. "Oo, Aaron. Simula ngayon, dito na tayo titira." Masayang sagot ni Athena at nagulat naman siya nang yakapin siya ng dalawa niyang kapatid. "Ang ganda dito, ate! Makakatulog na po tayo ng matiwasay!" Sambit naman ni Ira habang nakayakap din sa kanya. "Wow, ang daming pagkain!" Masayang sigaw ni Aaron nang makita ang mga inihandang pagkain ni Athena. Maging ang mga prutas na minsan ay hindi nila naranasan magkaroon sa mesa kahit Pasko ay naroon. "Sabi ko naman kasi sa inyo, di ba? Makakakain din tayo ng masarap." Masayang pinagmasdan ni Athena ang mga kapatid na kumakain bago niya kinuha ang sorpresa para sa dalawa. Mula sa likod ay unti-unti niyang inilabas ang pinamili niyang bag na may lamang gamit sa school. Nanlaki ang mga mata ni na Aaron at Ira at mabilis na tinakbo ang ate na dalawang di pa lang ang layo sa kanila. "Mag-aaral na kami, ate?" excited na tanong ni Ira. "Oo, Ira, mag-aaral na kayo ni Aaron." "Yay! Salamat, ate! Poniguradong matutuwa si nanay pag uwi niya rito." "Pero ate, uuwi pa ba dito si nanay?" tanong ni Aaron. "Ano ka ba, Aaron? Oo naman, nagpapagaling lang si nanay sa ospital, pero uuwi si nanay dito at magkakasama-sama tayo ulit." Masiglang tugon ni Athena at niyakap ang mga kapatid ng mahigpit. Nang sumapit ang gabi, ay pinatulog na nga niya ang kanyang mga kapatid. Sinamahan muna niya ang dalawa sa kwarto dahil naninibago pa nga ang mga to. "Napakahirap, pero kakayanin. Para sa inyo." Bulong ni Athena sa sarili habang kinukumuta ng mga kapatid. "Miss Ramirez, negative lahat ng test results mo." Yun agad ang bungad ng doktor na nag-examine sa kanya matapos ang ilang minutong paghihintay sa loob ng klinik. "Salamat po, Doc." Nang makalabas ng klinik si Athena, ay nakatanggap ito ng tawag mula kay Dr. Samaniego. "Negative po," sambit ni Athena sa doktor bago ito nagsalita. "I need to see the documents. Do you think maniniwala ko kung sasabihin mo lang?" Napairap na nga lamang si Athena. "I want you here, Miss Ramirez." "Ha?" Ngunit napakunot na lamang ang noo ni Athena nang babaan siya nito ng telepono. "Tama bang narinig ko? He wants me?" "Naku, mukhang nag-iilusyon ka na naman, Athena." Sa isip-isip nga nito. Pagkalabas ni Athena ng ospital, ay sinalubong siya ng driver ng doktor na naghadid din sa kanya kanina. "Ay, hindi na po, Manong Jules. Magjijip na lang po ako papuntang apartment. Malapit lang naman eh. Magpahinga na po kayo." Magalang na sambit ni Athena sa driver. Ngunit umiling lang ito at ngumiti sa kanya. "Ma'am, ang utos po ni Sir Tristan eh. Ihatid ko raw po kayo sa kanya para po maibigay niyo yung mga dokumento." "Ah, ganun po ba? Sige po." Hindi na pinahaba pa ni Athena ang kanilang usap dahil baka mapagalitan pa si Manong ng lalaki kaya't sumakay na lamang siya ng sasakyan.
Tumigil sila sa harap ng napakalaking bahay. Mansyon ba to? Hindi maiwasang itanong ni Athena. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan ay may bumungad na nga sa kanyang mga katulong. "This way, ma'am." Hindi na nakasagot si Athena dahil manghang-mangha pa rin siya sa mansyon ng doktor. Naglalakad siya sa pulang carpet habang napapalibutan siya ng magagandang bulaklak, man-made falls, at magagandang ilaw na nagpatingkad sa lugar. Hindi inaasahan ni Athena ni isang lamesa na may pagkain at inumin sa gitna ng hardin ang naghihintay sa kanya. May mga nakatayo ring waiter at lalaking may hawak na violin na nagsimula ng tumugtog nang makita siya. Hindi maintindihan ni Athena ang mga nangyayari. Sinubukan niyang ilibot ang paningin upang hanapin si Mr. Samaniego at ibigay ang result ng test niya. "Ano po bang meron? Asan po si Mr. Samaniego?" tanong ni Athena sa isa sa mga katulong, ngunit ginitian lamang siya nito at pinaupo. Hindi nagtagal, lumabas na nga si Dr. Tristan Samaniego. "Doc, para saan po ba to? Ito na po ang result ng test." Hindi na natapos si Athena, nasasasabihin dahil biglang umiti ang lalaki. Naikinagulat ni Athena, lagi lang itong mukhang seryoso. "I've already talked to the doctor who tested you, Athena. You don't have to show that on me," sabi nga ng doktor sa kanya. "Ah, ganun po ba? And please stop calling me Doc or Mr. Samaniego. I want you to call me by my name, Tristan." "Sige, Tristan." Hindi maintindihan ni Athena kung bakit ganun ang inahaktan ng lalaki, pero sana ay bigyang linaw nito mamaya. Kasabay ng tugtog ng violin ay ang paglapit ng lalaki sa kanya at pag-abot ng isang bouquet ng pulang rosas. "Mr. Samaniego, Tristan pala. Hindi naman kailangan pa na gantong formal na salo-salo dahil lang sa kontratang pinirmahan." "This isn't just about the contract, Athena. Do you still remember that day na nag-donate ka ng dugo sa ospital? Hindi kita makakalimutan dahil napaka-rare ng type ng dugo mo. At hirap na ang mga doktor na makahanap ng donor para sa isang operasyon." Biglang nag-flashback sa isip ni Athena ang araw na yon. Paubos na ang iniinom na gamot ng ina, kaya naisipan niyang mag-donate ng dugo niya. Napagalaman nga niyang rare lang ang type ng dugo niya, kaya mas mahal itong binili ng ospital. "Ako ang doktor na nakausap mo noon. Tinanong kita kung bakit mo ginagawa yon. Ang kadalasan kasing mga nagdo-donate ng dugo at ng mga organ doon ay para maipambili ng bagong labas na brand ng gadget para sa luho o pambayad ng utang. Pero nagulat ako sa sagot mo. Para sa gamot po ng nanay ko at pagkain ng mga anak ko. Yan ang eksaktong sinabi mo." Dire-diretsyang sambit ng doktor habang nakangiti sa babae. "Ikaw? Ikaw ang doktor na yon?" Hindi makapaniwalang tanong ni Athena. Naaalala na nga niya lahat nang nangyari ng araw na yon. "Oo, Athena. At simula ng araw na yon, hindi na kita nakalimutan. Lagi kong inaiisip ang iyong muka, na bagamat puno ng lungkot ang iyong mga mata, dahil sa sitwasyon mo ay nagagawa mo pa rin ngumiti at tumulong sa iba. Days became weeks, weeks became months. I've been trying to gather an information about you. Even ang malaman kong papasok ka sa isang bar upang maging isang stripper, I didn't let that pass. Kaya nagtataka ka siguro kung bakit sa unang tagpong yon, inalok na kita agad. I even smiled when you slapped me, because I'm expecting that from you. You're different, Athena. You're one of a kind. That's why nagpromise ako sa sarili kong you'll be the mother of my child. And I won't stop until I get you. That's when I realized that I'm slowly falling for you without you knowing that I'm existing. I admire you a lot, Athena." Unti-unting bumuka ang labi ni Athena. Ngunit, ni isang salita ay walang namutawi ron. Tila isang panaginip ang lahat ng bilyonaryong doktor na tinitingala at nire-respeto ng lahat ay umamin sa kanya na mahal daw siya nito. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit umaaktong walang pakialam sa kanyang lalaki nung una. Parte rin ba ng plano ang pagsusungit nito sa kanya? "I know,
hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa'yo nung nag-usap tayo sa opisina. But believe me or not, yan lang ang naisip kong paraan para kausapin mo pa ako ng matagal. Kahit ang kontratang pinirmahan mo ay parte lamang ng plano kong mapaibig ka. Tila nabasa ng lalaki ang nasa isip niya sa sinabi nito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Tristan. Tumingin sa malayo ang babae dahil hindi niya kayang titigan ng doktor. I'm not rushing you, Athena. I know. Napakabilis ng pangyayari. I know it's overwhelming, but please, just give me a chance to prove you everything what I said. Please allow me to court you. Liligawan kita. Kahit gaano katagal, papatunayan ko sa'yo ang sinasabi ko. But for now, can I have this dance? Iniabot ni Tristan ang kamay sa dalaga. Nakasuot pa ito ng simpleng maong jeans, blouse na puti at sneakers pero wala siyang pakialam. Napakaganda pa rin ito kahit walang kolorete sa mukha. Natural na natural lamang. Inabot naman ni Athena ang kamay ng lalaki. Hindi maipaliwanag ng dalaga kung bakit napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit isa lamang ang masasabi niya. Tila siya'y nasa isang teleserye. Isang babaeng mahirap na napaibig ang isang kapita-pitagang lalaki. Papayagan mo ba akong ligawan ka, Athena? Sinserong tanong ng doktor sa babae habang umiindayong ang dalawa. Sa saliw ng napakagandang musika, tumango si Athena at ngumiti. Hindi kita pinapayagang manligaw dahil sa mayaman na doktor ka. Huwag mong isipin na yun lang ang habol ko. I'll never think of you that way, Athena. Pinapayagan kita kasi may bukal kang puso na handang tumulong sa mga nangangailangan, Tristan. Ngumiti rin ang lalaki at unti-unting hinawi ang buhok ng dalaga na unti-unting tumataklob sa kanyang mukha. You'll never regret that you gave me this opportunity, Athena. At hindi nga nagkamali ang lalaki sa mga tinuran. Dahil matapos ang gabing yun, ay araw-araw nitong nililigawan si Athena. Dumadalaw ito sa kanyang apartment at nagdadala ng pagkain. Napalapit na rin ito sa nakababata niyang kapatid na sina Aaron at Ira. Ito rin ang personal na nag-aasikaso ng kanyang ina sa ospital. At ang nakatakdang mag-opera rito. Masarap magluto ang lalaki. Lagi siya nitong kinakantahan kahit hindi ganoon kaganda ang boses. At kitang-kita na determinado itong makuha ang matamis na oo ni Athena. Ang babae naman ay hindi na nga mapigilan pa ang sarili na tuluyang mahulog sa binata, sa angking bait at mabuting pakikitungo nito sa kanyang pamilya ay alam niyang handa na nga siya kapag dumating ang takdang oras. Athena, will you be my girlfriend? Napuno ng hiyawan at tili ang buong isla nang biglang lumuhod si Tristan sa harap ni Athena. Hawak ang isang puting rosas at gintong kwintas na sumisimbolo ng kanyang malinis na hangarin sa babae. Nasa isla sila ngayon dahil naging successful ang operasyon ng ina ni Athena at sila'y nagdiriwang. Kasama ang mga kapatid ay nasasaksihan ng lahat ang romantikong doktor na naghahayag ng kanyang pag-ibig. Yes, Tristan, sinasagot na kita. Masayang sagot ni Athena na nagdulot ng malaking ngiti sa lalaki. Matapos iabot ang rosas at isuot ang kwintas, ay niyakap siya nito ng mahigpit, marahang iniangat at inikot kasabay ng malalakas na palakpakan at hiyawan ay ang paglalapat ng kanilang mga labi. Isa yon sa pinakamasayang araw para kay Athena Tristan, ang simula ng pag-usbong ng kanilang pagmamahalan at pangarap para sa isa't isa. Akala ni Athena ay magiging madali lamang ang kanilang pag-iibigan, ngunit nagkakamali ito. Ayos lang ba ang damit na suot ko? Nababalis ang tanong ni Athena kay Tristan na nagtitipas sa telepono habang ang dalaga ay kanina papaikot-ikot sa salamin. Tinapunan siya ng tingin ng binata at ngumiti ito bago nilapitan. You look lovely in everything that you wear, Athena. Tila musika ang tinig nito na nakapagpakalma sa kinakabahang dalaga. Ipinulupot ni Tristan ang braso sa bewang nito at inilagay ang baba sa balikat upang pagmasdan din ang refleksyon ng dalaga sa salamin.
Ngayon, ang uwi ng mga magulang ni Teresa mula sa States. Parehong kilalang doktor ang mga ito kaya't hindi malaman ni Athena kung paanong ipakikilala ang sarili gayong hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Magugustuhan kaya ako ng mga magulang mo? Tanong ni Athena. Why not? You're lovely. I'm sure that they will like you. Siguradong sagot ni Tristan at sumilay na nga ang mga matatamis ng ngiti sa labi ni Athena. Shall we? Inalalayan na nga siya ng lalaki pababa sa hagdan ng mansyon. Sa baba ay naghihintay ang mag-asawang Samaniego. Pababa pa lamang ng hagdan ay tinignan na mula ulo hanggang paa ng ginang si Athena. Dahil sa simple nitong pananamit, napataas pa ang isa nitong kilay. Mom, Dad, I would like you to meet my girlfriend Athena Ramirez. Magandang araw po, Dr. Samaniego. Doktora Samaniego. Magalang naman nabati ni Athena sa mga ito at akmang magmamano nang bumulong si Tristan. Beso, love. Mabilis naman yung ginawa ni Athena. Ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang pag-irap ng ginang habang si Mr. Samaniego naman ay nakangiti sa kanya. Where's Ashley, iho? Kasual na tanong ng ina ni Tristan. Mom, wala na kami, matagal na. Bulong na sagot ni Tristan sa ina. Why? Sayang naman. She came from a family of lawyers, right? It will be a good... Mom, not at this moment. Pagputol ni Tristan sa sasabihin ng ina. Dahil alam na nga nito kung saan patungo ang pag-uusap na yun. Si Athena naman ay nahihiya at nalulungkot dahil noon lamang niya narinig ang pangalang yon na ex pala ni Tristan at hindi man lang yon nagawang sabihin sa kanya ng lalaki. Ikaw ba, iha? From what family are you? Kayo ba ang may-ari ng Ramirez Medical School sa Manila? Mom, we shouldn't talk about this here. Why not, iho? Your girlfriend has to be one of the richest here in the country na galing sa prominent families. At least she has to make her name be known with all her effort. Or ano na lang natapos mo, iha? Are you a lawyer like Ashley? An engineer? O baka naman doktor ka rin? Then it's perfect. Hindi po. Sabi na nga lamang ng babae. Humigpit ang hawak ni Athena sa kamay ni Tristan. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo, Doktora Samaniego. Pagpapatuloy nga ni Athena na nakapagpatahimik sa buong pamilya. But I love her, Mom. It's not for you to decide whom I will marry, whether she's a doctor or not. My heart will decide for it. Please excuse us. Si Tristan ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Hindi na hinayaan pa ni Tristan na magsalita ang ina dahil kilala niya ito at inexcuse na ang kanilang mga sarili palabas ang mansyon ng mga Samaniego. Tila nakahinga ng maluwag si Athena nang makalanghap ng sariwang hangin. Are you okay? Tanong naman ni Tristan. Oo naman, bakit hindi? Pinilit ng umiti ni Athena upang itago ang pagkabalisa, pero niyakap siya ng mahigpit ni Tristan. It's okay, love. I'm sorry. I didn't warn you about Mom and about Ashley. She's my ex. But we're done. So I don't have to bring up her name. It's the two of us now. Hinawakan ni Tristan ang mukha ni Athena at marahang hinaplos yun. You don't need to worry, okay? Ang mga salita ng lalaki ay sapat na para pahupain ang mga bumabagabag sa kanyang isip. Salamat, Tristan. Para saan? Kasi tinanggap mo kung sino at ano ako. You're everything to me, Athena. Our status won't stop me from falling in love with you every single day. Tuluyan ang napangiti sa Athena sa tinura ng lalaki at niyakap ito ng mahigpit. I love you, Tristan. Pulong niya sa lalaki. Matapos ang gabing yun, ay ipinakilala si Athena ni Tristan sa mga magulang nito at naisipan ni Athena na mag-aral muli. Are you sure about this, Athena? Medicine is not. Hindi pa man natatapos ni Tristan ang kanyang sasabihin ay nagsalita na si Athena. Gusto ko tong gawin para sa sarili ko, para kay nanay, at higit sa lahat, para sa sarili ko. Nasa ikalawang taon na nga si Athena ng nursing. Unang taon lamang ang natapos niya noon dahil hindi na nga niya kayang pagsabayin ang pagbabayad ng kanyang tuition at pambili ng mga kailangan nila sa buhay. Okay, nandito lang ako, Athena. I will support you every single day. Simpleng salita
pero napakalaki ng impact kay Athena na nagpamotivate sa kanya. Sa umaga nagtatrabaho si Athena bilang sekretary ni Tristan sa Samaniego Corporation at sa hapon naman ay isang estudyante sa pinakasikat na universidad sa bansa. Ayaw pumayag ng dalaga na libre ang babayaran ng lalaki ang kanilang tuition sa universidad. Gusto niyang galing yun sa sarili niyang pagod at paghihirap. Maging ang pinangtutustos niya sa kanyang pamilya ay galing din sa kanyang sweldo mula sa kumpanya. Palihim na nga lamang na nilakihan ng lalaki ang kanyang sweldo. Lumipas nga ng mabilis ang 3 taon, nakatapos ng pag-aaral si Athena at naipasa niya ang exam. Isa na nga siyang ganap na lisensyadong nurse. Congratulations, Athena. We're so proud of you, anak. Nurse ang ate ko! Yay! Masayang sigaw ni Aaron habang may icing pa sa mukha dahil sa kinakain nitong cake. Napatawa naman silang lahat. Maraming salamat sa inyo, inay. Kuya Tristan! Napalingon naman si Athena sa lalaki na nasa may pintuan habang hawak ang pagkalaki-laking bouquet ng pulang rosas na pangiti siya rito. Agad na lumapit ang dalaga sa lalaki. This flower is for my beloved nurse. Sambit ni Tristan habang inaabot ang bulaklak sa dalaga na agad namang tinanggap nito. Nagabala ka pa. Nahihiya ngunit kinikilig na sagot naman ni Athena. Ilang taon na ang lumipas ngunit ganun pa rin ang trato ng lalaki sa kanya ni hindi nabawasan ang kaswitan nito sa kanya at tila mas lumala pa habang tumatagal sila. Congratulations, my love! Agad na hinapit ni Tristan ang dalaga sa bewang nito upang mahalikan at napuno naman ang buong apartment ng sigawan ng ina at mga kapatid ni Athena. Thank you, Tristan. Hindi ko naman maaabot ito kung hindi dahil sa'yo. No, it was all because of you, Athena. Napakasipag at napakabuti mo, kaya deserve mo lahat ng success na to. At dahil dyan, Aaron, magbibitch tayo. Yay! Nagtataloan ang bunsong kapatid ni Athena nang marinig ang sinabi ng Kuya Tristan niya. Tila hinahaplos ang puso ni Athena na makitang masaya ang kanyang pamilya, kasama ang lalaking mahal niya. At ngayon nga'y unti-unti na nga niyang natutupad ang pangarap niya para sa sarili at kanyang pamilya. Hindi man masabi ng kanyang ina ay nakikita niya rito kung gaano ito ka-proud sa kanya sa dami ng pagsubok na dumaraan sa kanilang pamilya. Napakasarap kamtan ng tagumpay na pinaghirapan at sinubok ang kanilang katatagan. Sumabay ang buhok ni Athena sa pagsayaw sa hangin habang nakangiti itong nakatitig sa asol na karagatan. Magtatakip silim na at napakagandang pagmastan ng papalubog na araw. Hanggang sa unti-unting may pumulupot na matitikas sa braso sa kanyang mga bewang at automatikong napangiti naman ng dalaga. Bakit mag-isang nurse ko rito? Masuyong tanong nga ng doktor. Ayaw mo kasi akong samahan, Dok, eh. Pabirong sagot ni Athena at lalong humigpit ang yakap ni Tristan sa babae. Mahal na mahal kita, Athena. Mula sa pagkakayakap sa likod ay pinaharap ni Tristan ang dalaga sa kanya at unti-unting ginawaran ng halik. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang pagdampi ng kanilang mga labis sa isa't isa. Nang makauwi ang nanay ni Athena at ang mga kapatid sa syudad ay naiwan siya at si Tristan sa isla. Doon ay nagkaroon sila ng pagkakataong sulitin ang bawat oras na magkasama sila. Ilang gabing pinagsasaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan hanggang isang araw ay nadiskubre ni Athena na siya ay nagdadalang tao. Buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Tristan habang titig na titig sa pregnancy test na hawak nito. Buntis ka! Magiging tatay na ako! May tagapagmana na ako! Hindi maipiliwanag ni Tristan ang sayang nararamdaman sa magandang balitang yon ni Athena. Tanging-tango na nga lamang na isagot ni Athena sa lalaki at hindi naman nakapagpigil ito at nilapitan ng dalaga upang yakapin ng mahigpit. Salamat, Athena. Aalagaan ko kayo ng magiging anak natin. Mahal na mahal kita. Dagdag pa ng lalaki na humaplos sa puso ng dalaga. Habang nagbubuntis, ay nanatili lamang si Athena Tristan sa Beach Resort El Nido
Palawan, ang sariwang hangin at payapang kapaligiran ay makatutulong sa malusog na pagbubuntis ni Athena at sa resistensya ng bata. Maingat namang inaalagaan ng lalaki ang kanyang magina, ipinagluluto niya ito ng sariwang gulay at isda at sinisiguradong kumpleto ang check-up at mga bitaminang iniinom. Mahal, sigurado ka bang ayos ka lang dito? Sumama ka na kaya sa akin sa Manila? Nag-aalala ang tanong ni Tristan. Baka nakakalimutan mong isa kang doktor, Mr. Samaniego. Nakangiting sagot ni Athena upang bigyang assurance ng lalaki na ayos lang yon sa kanya. Tatlong araw ka lang namang mawawala eh. Isa pa, gusto ko munang manatili rito hanggat hindi ko pa naman kabuanan. Napakapayapa, malayo sa gulo, ingay ng sasakyan at polusyon. Bumuntong hininga ang lalaki. Kung tutuusin ay ayaw niya talagang umalis dahil gusto niyang bantayan ang kanyang magina 24/7, pero tinatawag siya ng kanyang tungkulin. Isang pasyente ang nakatakda niyang operahan next month. Ang nagkaroon ng emergency attack kaya't mas mapapaaga ang pag-opera niya sa pasyente at kinakailangan na makabalik siya ng Manila sa lalong madaling panahon. Okay, basta kapag may problema, tawagan mo lang ako ha. Andito si Nanay Maring at Tatay Berto upang gumawa ng gawaing bahay, Athena. Huwag matigas ang ulo. At huwag na huwag kang magpapakastress. Babalik din ako agad. Yes, sir. Natatawa-tawang sagot pa nga ni Athena sa lalaki. Yumuko ito sa tapat ng kanyang tiyan bago nagsalita. Baby, ikaw na muna ang bahala. Sky Mommy, okay? Tatlong araw lang namang mawawala ang daddy. Pagbalik ko, meron ka ulit mga bagong laruan. Bulong ni Tristan sa kanilang anak na nasa loob ng sinapupunan ni Athena. Na, ani may nakikinig talaga ang anak sa kanya. O sige na, at baka lumakas pa ang along sa dagat. Nagpaalam na ang dalawa bago ginawaran ng matamis na halik ni Tristan ang katipan. Kumakaway-kaway pa si Athena habang pinapanood ang paglisan ni Tristan sa isla. Huwag kang mag-alala, baby. Babalikan tayo ni daddy. Need lang niyang asikasuhin ang pasyente niya, okay? Alam mo naman, doktor ang daddy mo at nagmamay-ari pa ng malaking kumpanya sa bansa. Maraming responsibilidad. Pagkausap niya sa anak na kahit alam niyang hindi pa makakasagot, ay ramdam niyang naiintindihan siya nito. Tatlong araw ang nakalipas at matyagang naghintay si Athena sa pagbabalik ni Tristan. Naghanda pa nga siya ng mga sariwang pagkain na lagi nitong niluluto sa kanya noon. Sa buong araw na paghihintay, hindi dumating si Tristan. Walang bangkang dumaong sa kanilang isla. Nang araw na yon, hindi rin tumatawag ang lalaki upang siya i-update sa kaganapan sa Maynila. Siguro na-extend lang ang operation ng daddy mo kaya na-delay ng uwi sa isla. Pagkumbinsin ni Athena sa sarili habang hinihimas ang kanyang tiyan na 6 na buwan na nga rin ang laki. 5 araw na at laking tuwa ni Athena nang makita ang isang bangka sa di kalayuan na papalapit sa kanilang isla. Si Sir Tristan na po yan, Mama Athena, sambit ni Nanay Maring. Sana nga po, Nay, ipaganda niyo po ang aking nobyo ng makakain at malamig na tubig. Paniguradong pagod yun sa layo ng biyahe. Magalang na utos nga ni Athena. Sa kasambahay at agad naman itong tumalima, sinalubong ni Athena ang bangka sa may daungan na may malawak ng ngiti sa labi at pananabik na makita muli ang asawa. Ngunit naglaho yun ang tuluyang makadaong ang bangka sa isla. Doktora Samaniego, ang sakay ng bangka ay hindi ang lalaki bagkus ang nanay nito. At isang napakagandang babae na tila modela. Tinapunan lamang siya ng malamig na tingin ng nanay ni Tristan bago binabayon sa kanyang tiyan at automatikong napataas ang kilay nito. Oh, be careful, Ashley! Baling ng ginang sa kasama nitong magandang dalaga. Sa isip ni Athena, ah, ito pala ang Ashley na sinasabi ng nanay ni Tristan noong siya ipakilalas ng mga ito, ang ex ng lalaki. Hindi maiwasang hindi pagmasta ni Athena ang napakagandang babae. Tila isang artista dahil sa ganda ng kutis nito. Magandang araw po, Doktora Samaniego. Napasyal po kayo sa isla namin. Magiliw nga, nabati ni Athena sa ginang. Sa isla niyo? Baka isla namin, Athena. Sagot ng ginang na ikinatahimik ni Athena dahil sa hiya. Pasok po muna kayo para makapagpahinga po kayo sa loob.
hindi kami naparito para makipagkumustahan sa'yo. Pagputol pa nga ni Doktora Samaniego sa sasabihin ni Athena. Ashley, introduce yourself to this woman. Nabaling naman ang tingin ni Athena kay Ashley. Hi, I'm Ashley Sandoval, a lawyer and Tristan's fiancé. Napaatras si Athena sa narinig at umiling dahil imposible ang sinasabi ng babae. Hindi yun magagawa ni Tristan sa kanya. Yes, you heard it right. Tristan is already engaged with me, Athena. And that child will be taken away from you because of the contract you signed years ago. Do you still remember this? Itinapon ni Athena ang ilang mga papeles sa harapan ni Athena at isa-isa naman yung pinulot ng babae. Hanggang sa mapagtantong pamilyar ang mga kasulatang yun dahil 3 taon na ang nakakaraan ay pumirma siya. Nang kasunduang ipagbubuntis niya ang magiging tagapagmana nito. At kapag naisilang na nga niya, ay hindi niya ito maaaring makita, bisitahin o lapitan man lang. Naaalala ni Athena ang kasunduang yon, ngunit hindi niya alam na darating ang araw na mapag-uusapan pa yon dahil ibinuon na nga nila yon sa limot ni Tristan. Masaya na nga silang dalawa kaya tangakala niyang walang kwenta na ang kongratang yon. Ginamit ka lang ni Tristan para magkaroon siya ng tagapagmana. Isang bagay na hindi ko kayang ibigay dahil sa problema ko sa matres. Kaya kinausap niya ako noon. Kung papayag ba akong ibang babae ang magbubuntis para sa magiging anak namin. Namalagi ako sa ibang bansa upang hindi ko masaksihan ang panggagamit sa iyo ni Tristan. Pero hindi ko alam na sinubukan ka pa niyang itago sa akin at ipagpatuloy ang kahibangang to. Kaya't narito ako sa harap mo upang ituwid ang pagkakamali niya at bantaan ka sa maaaring mangyari. Matapos mong magluwal ng batang yan, itatakas ang bata sa iyo, Athena. At bilang babae, alam kong masakit para sa iyo na mawala ng anak. Kaya kung ako sa iyo, magpapakalayo-layo na ako, malayo sa lalaking ginamit ka lang. Ako ang magbabayad sa iyo ng 20 milyon. Layuan mo lang ako at ang pamilya sa Maniego. Maotoridad na sambit ni Ashley. After all, pera lang naman ang habol mo kay Tristan, di ba? Isa ka rin namang manggagamit, Athena. Ginamit mo si Tristan para magamot ang nanay mo, para makapagtapos ka ng pag-aaral, at para maiahon mo ang pamilya mo sa putik na kinasasadlakan nyo. Isa ka rin mukhang pera. Isang malakas na sampalang iginawad ni Athena sa babae dahil hindi na nga niya napigilan ang sarili sa pangiinsultong natanggap niya mula rito. At sabi nga nito, "Excuse me, pero mahal ko si Tristan. Minahal ko po ang anak niyo ng totoo, hindi dahil sa yaman o apelyidong dala niya. Pinaghirapan ko lahat ng meron ako ngayon. Ang pag-aaral ko ay iginapang ko upang maiahon ko ang sarili ko at ang pamilya ko sa kahirapan. Wala kayong karapatang tapak-tapakan ng pagkatao ko dahil lamang sa mayaman kayo. Dahil kahit gaano pa karami ang pera niyo sa bangko, hinding-hindi niyo mabibili ang dignidad at respeto na wala kayo ngayon. Sino ngayon sa atin ang mukhang walang pinag-aralan? Hindi ba? At kayo? Dahil kung mang-alipusta kayo, parang kayang-kaya niyong bilhin ang pagkatao ko. Pero diyan kayo nagkakamali. Dahil kahit anong yaman niyo, hinding-hindi ko pipiliin na maging katulad niyo. Mga mata pobre. Mahabang litanya ni Athena na ikinangit-ngit sa galit ni Doktora Samaniego at ni Ashley. Ang kapal na mukha mo. Eh pinapalamon ka lang naman ang anak ko. Akala mo kung sino ka magsalita? Halika rito at tuturuan kita ng leksyon. Biglang hinila ng ginang ang buhok ni Athena at kinaladkad. Sa buhanginan. Wag po, ang anak ko, maawa kayo. Di ba matapang ka? Asan ang tapang mo ngayon? Ma'am Martina, tama na po. Pinigilan naman sila ni Manang Maring. Ngunit sinamaan lang siya nito ng tingin. Wag kang mangialam dito, Maring. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, buliyaw pa nga ng matanda. Anak, please, huwag kang bibitaw, ha? Sabi nga ni Athena sa sarili. Habang si Ashley naman nagawa pang tumawa at kunan ng video ang mga pangyayari. That's so satisfying, Tita Martina. Sulsul pa nga ng maarteng babae sa ginang. Oh my gosh, there's blood! Maarteng sigaw naman ni Ashley nang mapansin ang pulang likido sa duster na suot ni Athena. Ma'am, dinudugo na po si Mama Athena! Mabilis na nilapitan ni Maring si Athena na hinang-hinana nang bitawan na nga ni Martina ang babae habang nanlalaki ang mata
na tinignan ang dugo na unti-unting umagos sa hita ni Athena. "Ashley, let's go!" Mabilis pa sa alas 4 na umalis ang mga to habang ang mga mukha nila ay tila puno ng pagkakasala. Si Athena naman naluluhang hinimas ang kanyang tiyan. "Halika na, Mamatina, sa loob. Tatawag ako ng doktor sa kalapitbayan." Hindi malaman ni Athena kung paano siya nakarating sa kwarto. "Anak, huwag mong iiwan si Mommy, ha? Huwag mo akong iiwan." Nang dumating ang doktor, chinek nga niya ang lagay ni Athena at ng baby. "There's a lot of blood loss, but it's a miracle na malakas pa rin ang kapit ng bata. You should be careful, Mom. Nasaan ba ang mister?" Hindi na sinagot ni Athena ang tanong ng doktor at masayang hinimas ang kanyang tiyan. "Very good ang baby ko na yan," sabi pa nga nito. "Salamat po, Doc," sagot na nga lamang niya sa doktor. "Magpahinga po muna kayo at huwag magkikikilos. Hayaan niyo na po munang si nanay ang gumawa ng mga gawaing bahay." Magalang na saad pa ng doktor na nauunawaan naman ni Athena. Nung makalis ang doktor, ay tuluyan na ngang naglandas ang mga luha sa mata ni Athena. Magkahalong saya, nabuhay ang kanyang baby at lungkot. Nang maalalang napag-usapan niya at ni Ashley kanina. "Paano kung kunin ka sa akin ng tatay mo? Hindi ko kakayanin kung mangyayari yun. Pero hindi ko hahayaang mangyari yun." 2 linggo ang lumipas ngunit hindi pa rin bumabalik si Tristan sa isla. At tuluyan nang nawala ng pag-asa si Athena. Siguro nga ay totoo ang tinuran nila. Ikakasal na ang tatay mo sa ibang babae. Mapait pa nga na sabi ni Athena. Habang malayo ang tingin sa karagatan, sa kaliwang kamay niya ay himas ang kanyang tiyan. Samantalang sa kanan naman ay ang isang degulong na maleta. Ang ibang mabibigat na gamit ay dala ni Maring. "Sigurado po ba kayong hindi nyo na hihintayin ang pagbabalik ni Sir Tristan, Mama Athena?" Tanong nga ni Nanay Maring sa babae. Umiling lamang to. "Sapat na ang panahong binigay ko sa kanya upang bumalik at magpaliwanag. Di tawag, hindi niya nga magawa. Mabuti pa nga sigurong magpakalayo-layo kami ng anak ko. Sapat naman ang naipon ko sa bangko para makapagsimula ulit kami." Tango nga lamang ang naisagot ni Maring. Naiintindihan niya ang malaking desisyon na ginawa ni Athena. Mahirap din yun para sa babae dahil saksi siya kung paano magmahalan ng dalawa at hindi magiging madali ang lahat. Habang sakay ng bangka ay pilit na tinatanaw ni Athena ang isla. Habang papalayo ay hindi niya mapigilan muli ang luha na umagos sa kanyang mga pisngi. Kasabay, nang unti-unting paglalaho nito sa kanyang tanaw ay ang pagbaon ng mga masasayang alaala nilang dalawa. "Magsisimula tayong muli, anak. Kahit wala ang tatay mo, hindi magiging madali pero kakayanin natin." Kararating lamang ni Tristan sa mansyon ng mga Samaniego mula sa States. 3 linggo siyang nawala dahil sa biglaang pagbibigay sa kanya ng rare case ng isang sakit sa ibang bansa. Natanging siya lamang ang may abilidad na malunasan ang sakit na yon. Ang totoo niyan, pinarating naman niya kay Athena na magpupunta nga siya ng ibang bansa pero hindi niya alam kung bakit hindi ito sumagot sa kanya. Kaya naman pagka uwi nito, agad na tinawagan ni Tristan si Athena sa isla ngunit hindi man lang nagre-ring ang telepono nito. Pati nung tinatawagan niya ito from States, wala rin sumasagot. Maging si Nanay Maring, hindi rin niya makontak. "Sinong tinatawagan mo, Tristan? Yung nabuntis mo?" "She has a name, Mom. Athena," Mariin na sagot ni Tristan sa ina. "She's gone. Sumama na sa ibang lalaki." Kumunot ang noon ni Tristan sa narinig. "What? It's true. She's a slut. Di ba nakuha mo lang yan sa bar? Are you expecting na bibigyan kanya ng true love? Baka nga hindi pa sa'yo yung bata eh." "Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng babaeng mahal ko, Mom." "Aba, ngayon mo lang ako pinagtataasan ng boses, Tristan. Iba talaga ang masamang epekto ng babaeng yun sa'yo. Because you're disrespecting her. At kahit anong sabihin mo, kahit dungisan mo pa ang pagkatao niya sa akin, walang mangyayari, Ma. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo dahil mas kilala ko si Athena more than everyone else in this house. Matanda na ako. I'll decide for myself." Hindi nakabawi ang ginang sa biglang pagsigaw ni Tristan. Hindi niya yon inaasahan sa anak na laging kalmado sa tuwing kinakausap siya. "That's enough, Tristan.
Hindi mo na rin nire-respeto si Tita Martina dahil lang sa babaeng yun. Nagulat si Tristan nang makita ang babaeng kinasusuklaman niya. Anong ginagawa mo rito, Ashley? I contacted her para magising ka na sa kahibangan mo. Mom, Ashley cheated on me with my best friend. And do you think magkakaayos pa kami? Lalo na ngayong may mahal na ako. Biglang natahimik sina Martina at Ashley sa tinura ng lalaki, ngunit napawi ang kanilang atensyon nang biglang tumunog ang telepono niya. Isa yung notification sa Facebook. Hindi sana yon papansin ni Tristan, ngunit napukaw ang kanyang mga mata ng pamilyar na babae sa isang video na lamang ng notification na yon, si Athena. Dali-daling binuksan ni Tristan ang video at nagpupuyos sa galit nang mapanood ng buo ang video. Yun ay ang video kung saan kinakaladkad ni Martina si Athena sa buhanginan. At makikita rin sa video si Ashley na tumatawa pa habang hawak ang telepono nito. Makikita rin sa video na tinugo si Athena. Ano to? Bakit nyo ginawa to kay Athena? For Pete's sake, she's pregnant! Hindi pa kayo nag-iisip? Puno ng galit ang mga mata ni Tristan sa kanyang ina at kay Ashley na hindi na rin makatingin sa kanya ng diretsyo. Kung hindi lang mga babae ang mga to, baka napagbuhatan na nga niya ng kamay. Pinakalma niya ang sarili bago binalingan muli ang ina at ang ex na si Ashley. Hinding-hindi ko palalagpasin to hanggat maaari magtago na kayo sa pwede niyong pagtaguan dahil sinaktan niyong babaeng pinakamamahal ko at ang magiging anak namin. Nagmamadaling umalis ng mansyon si Tristan at hindi na nag-asayang panang oras upang hanapin ang kanyang magina. Pumunta siya sa isla ngunit bigo siyang mahanap ang mga to. Ilang linggo pa ang lumipas, maging ang nanay ni Athena at mga kapatid niya ay wala na sa apartment nila, kaya't wala rin siyang mapagtanungan kung nasaan na ba ang mag-ina niya. Ngunit hindi sumuko si Tristan. Araw-gabi ay hindi siya tumitigil sa paghahanap sa mag-ina. Maging ang koneksyon niya sa lahat ng antas ng gobyerno ay ginamit nga niya upang mahanap ang mahal niyang Athena. Hanggang isang ginang, nakapuspalad ang nagturo sa kanya ng lugar na tinitirahan nito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Tristan. Agad na pinuntahan ang nasabing lugar at doon nga natagpuan niya si Athena at ang ina nito habang pinapatulog ang sanggol sa bisig. Habang papalapit si Tristan sa kinaroroonan ng mag-ina, ay lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Athena, bulong nga niya. Naestatwa si Athena nang tawagin nga siya ng boses na pamilyar. Boses na sinusubukan niyang limutin ngunit hindi niya magawa. Maging ang puso niya ay lumulukso na tila ba nangulila sa tunay na nagmamay-ari nito. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Ayaw kitang makita. Athena, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Hinawakan ng lalaki ang braso ni Athena na akmang papasok nga sa maliit na tahanan ngunit iwinaksi lamang ito ng babae. Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko, Tristan. Ibabalik ko ang 5 milyon na ibinigay mo noon. Pag-iipunan ko yon kahit magkandakuba na ako sa pagtatrabaho para lang mabayaran yon ay gagawin ko. Hindi natapos ni Athena ang sasabihin nang biglang sakupin ng lalaki ang kanyang mga labi. Ilang segundo ang lumipas, hindi nanlaban si Athena bagkus ay tila gusto niyang huminto ang oras upang mas matagal na maglapat ang kanilang mga labi. Ngunit natapos yon. Hinding-hindi ko kukunin ang anak natin, Athena. Magkasama nating palalakihin yan. Masuyong sambit ng lalaki sa babae habang hinahaplos ang pisngi nito at pinapalis ang luhang umaagos doon. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan, Athena. Pagputol muli ng lalaki at nagulat si Athena nang bigla itong lumuhod at inilabas ang maliit na itim na box na naglalaman ng isang diamond ring. Ayy! Napuno ng sigawan ng buong baryo na nakakasaksi sa nangyayari. Gusto kitang alagaan, Athena. Kayo, ng pamilya mo at ng anak natin. Patawarin mo ko kung hindi kita nabalikan agad pero sinubukan kong kontakin ka pero hindi na kita makontak. Patawarin mo ko sa ginawa nila Ashley at Mom pero pagbabayaran nila yon kahit ina ko pa sila at ex. Kung bibigyan mo ko ng isa pang pagkakataon para makabawi sa'yo, hinding-hindi ka magsisisi. Hindi na ako muling alis sa tabi mo. Napapaluhan na lamang si Athena. Puno ng sinseridad ang boses ng lalaki habang sinasabi ang mga salitang iyon. Athena, will you marry me?
Ilang segundo ang katahimikan ng namuo. Hinihintay ang kasagutan ni Athena. Para naman sa dalaga ay napakalayo na nila sa ilang taong pinagsamahan nila. Ay hindi man lang nagsinungaling ang lalaki sa kanya at totoo namang minahal siya. Inaalagaan siya nito at minamahal. Kaya't bakit nga ba siya maniniwala sa sabi-sabi ng mga taong gusto silang sirain? Bakit niya hahayaang magtagumpay ang mga ito na sila'y mapaghiwalay kung ang Diyos ay nagpapatawad? Wala siyang karapatang hindi bigyan ng pagkakataon ng lalaking alam niya sa puso niyang hindi naman siya magagawang saktan. Huminga ng malalim ang babae. Pinapatawad ng kita, Tristan, at naniniwala ako sa iyo. And yes, I will marry you. Mabilis na isinuot ng lalaki ang singsing kay Athena at mabilis na niyakap ito. Magkasama nating haharapin ang mga taong pilit tayong pinaghihiwalay, Athena. At hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay mo sa akin. Salamat, mahal ko. Simpleng kasal ang naganap sa baryo, walang engranding handaan. Isang simpleng salo-salo lang sa buong barangay. Ngunit masaya ito at maingay. Hindi imbitado ang mga magulang ni Tristan dahil haharap nga sila sa kaso na kanyang isinampa dahil sa ginawa nito sa kanyang mag-ina. Gusto lamang niyang turuan ng leksyon ng ina dahil sa pagkamatapobre nito at nang matuto itong rumespeto sa ibang tao at hindi manakit ng basta-basta. Sa buhay, piliin nating maging masaya at mabuti. Matuto tayong magpatawad at huwag tayong basta-basta maniniwala sa ibang tao. Napakaraming inggit at kasamaan sa paligid. Maraming gustong mangialam. Kaya't hanggat maaari ay protektahan at pagkatiwalaan ng isa't isa. Wala rin pinipiling antas ang pamumuhay, ang pagmamahal. Mayaman man o mahirap, ay may karapatang magdesisyon kung sino ang mamahalin at walang ibang tao ang dapat magdikta sa'yo, kundi sarili mo lang. Napakaikli lang ng buhay, kaya't hayaan natin ang sariling maging masaya at sundin ang sinisigaw ng ating damdamin basta maging mabuti tayo sa kapwa at walang natatakpakan. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Doc Tristan at Nurse Athena. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Dolly Bedonia, Evelyn Sanchano, Ostonal Lito, Presbyteros Rose, Rex Roy, Susan Upaga, Jean, Helen Murillo, Imelda Asuncion, Janice Marukin, William, Leonie, Ching